kamusta po yung pakiramdam nyo ngayon, ma'am? Medyo okay naman po. Kaya lang po, nagkaroon lang po talaga ng hindi magandang nangyari nung nakaraan Lunes. Sa dahilan pong yun, umalis po siya ng bahay, pero po ngayon, umuwi na po siya. Matindi po kasi yung nangyari. Yun nga po sinasabi ng magulang ng aking kasama na napahiya po talaga sila at pati na rin po ako. Yun nga po sabi ng nanay ng mister ko na hindi pa ba nakontento dun sa ginawa sa'yo at kailangan ka pang ganyanin, bastusin ka sa harap ng mga tenant ko sa amin. Okay na nga eh, wala nang problema. Bigla naman po kasi nagkaroon nga ng problema na gano'n na nagtalo kami mag-ina, nagkasamaan kami ng loob, then umalis nga po siya. So ngayon po, yung nagpapasalamat lang po ako kasi bumalik siya. Alias Marie, bakit mo ginawa yung bagay na yon? Kasi kumbaga umalis tayo dito sa inyo ng maayos. Kumbaga nangako ka sa amin, nangako kay mama mo na babangon ka ulit. Pero bakit ginawa mo yung ganung bagay na nagtalo na naman kayo ni mama? Ayaw ko lang naman po kasi na umiinom si mama tapos po babalikan po yung nakaraan eh. Yung pakiramdam po na bigla po akong parang napiko na naman po ako kasi po parang walang silbi yung ginawa ko buong mag-araw na nilibang ko yung sarili ko para po sana na yun na mag-uumpisa na akong baguhin yung takbo ng sarili ko. Pupokus na lang po ako sa sarili ko para sa kinabukasan ko. Yun nga lang po, di ko kinaya. And po, para po akong inano na naman ng pagsubok, parang nanaig naman yung pagsubok na mag-away na naman kami mag-iina. Nakasagot pa ako ng di maganda, nasabihan ko po ng sobrang sakit na salita. Nandito pa rin yung pagsisisi na ganun po kasakit yung sinabi ko. Pero sa unti-unti po ngayon na nandito naman po ako bumalik na, ayoko na po makinig sa kahit na sino. Saan ka pumunta nung mga araw na yun? Nandun po sa tiyuhin namin kung saan, nandun din po yung kapatid ko. Pagdating ko po doon, sinabihan po kami, pinangaralan, sinabihan po ng dapat hindi na lang umalis. Sana inayos na lang. Pinasinsya na lang po si mama. Yun lang po ang pagkakamali ko na hindi ko muna binigyan ng pagkakataon na lumamig yung ulo. Sabi ko na lang po sa sarili ko, wala na. Wala na pong susunod dito. Pagkatapos po nito, wala na po akong ni isang galit o sama ng loob. Ngayon po, sobrang gaan na po ng loob ko na nakausap ko yung kapatid ko, makita ko yung sitwasyon niya. Nagdesisyon kami na wala na kaming text, walang tawag, walang ano. Kasi po, sinabi naman po ng tiyo, naman yun nga lang po yung nagpapalakas ng loob naman ngayon na ayan naman pala eh, kahit ano naman, payag naman sila na magkita pa naman tayo, pwede pa tayo magkita. Kasi yung taon parang hinihila lang, parang sinulid lang. Basta makita nila, makita lang tayo na nakabangon, bumago, at ano, may paninindigan na sa sarili. Pinagsisisihan mo ba na ginawa mo yun? Sobrang pagsisisi po. Tama po kasi yung sabi, wala na po akong ibang pangangapitan, kundi pamilya ko. Lalo po si mama. Muna uulitin yun ha, kasi kumbaga si mama nahihirapan and meron ka rin dinadalang baby. So, delikado sa'yo, lalo na ngayon na merong pandemic. So, patawarin mo sarili mo, patawarin mo si mama, patawarin mo lahat ng tao nagkaroon ng kasalanan sa'yo and move on, okay? Opo. Ma, kung kailangan ko lumood, mapatawad mo ako balang araw, hindi man ngayon. Papakita ko sa'yo, unti-unti akong babak. Unti-unti ko tatanggap na kami yung nagkamali. Pasensya na po kung pumasok natin sa isip ko na ay kaya ako intindihin mama kasi matagal kaming panahon hindi nagkita. Kaya niyang intindihin ko anong ugali meron ako. Pero hindi pala. Nagkamali ako sa isip ko na gano'n. Pangako sa'yo. Last, yung pag-alis ko na yun. Yan na yung last kong pag-alis. Yan lang po. Sa akin, wala kamayan, oh. Diba sabi ko naman sa'yo, kahit paulit-ulit ka magkamali. At nandito pa ako. Dalawang kamay, lagi kitang kaabutin. Sorry po. Isipin mo lagi yung sarili mo. Huwag mong isipin, huwag mo mong pamahayan sa sarili mo yung galit. Matuto ka magpatawad, anak. Yun lang. Mahal na mahal ko kayong magkapatid, kayo lahat. Kayo lang yung meron ako.
sige na. Okay na, okay na. Huwag mo nang anuhin yung sarili mo. Makakasamayan dyan sa dinadala mo. Kasi nasabi nyo last time na wala kayong pinagkukuhanan ng panghanap buhay simula nung nangyari yung ganitong insidente. So, ano po ba ang ikinabubuhay nyo dati? Dati po, nagtitinda ako ng almusal, yung merienda, yung suman. Tapos po, inextrahan ko na rin po ng barbecue. Kaya nga lang po, nangyari nga po yung ganito. Talaga pong natigil ako. Ma'am, simula po nung nangyari ito, so it's April, tama? So, paano po tumakbo yung buhay nyo sa araw-araw simula pagkagising nyo sa umaga hanggang sa pagtulog nyo? Pwede nyo po ba sa aming isalaysay? Nung nangyari po sa kanya yan, nalaman ko na ganyan siya, kahit po paano nagpipilit pa rin po ako magtinda. Tapos, yun na nandun na pumasok yung depression, hindi ako makatulog. Yung pagkain ko, dati-rati nakakain ako, ngayon nakakalimutan ko na pati pagkain. Lahat ng mga gawain ko dito sa bahay, nililibang ko yung sarili ko, pero kahit anong gawin ko, ma'am, walang pumapasok sa utak ko. So, kumbaga po, simula talaga nung nangyari yung ganito, ay talagang para kayong pinagsakloban ng langit at lupa. Yun nga pong nakita ko sila dito, nahuli ko sila dyan, sa ganung posisyon. Ganito po kasi yan. Dito po sila natutulog dahil nga po pinagkakatiwalaan ko sila. Ako po, bumaba po ako dyan sa kama na yan. Papasok ako ng banyo dito. Nakita ko yung kapatid niya. Siya nakadapa na ganun. Yung kapatid niya nasa likod niya. Dito mismo. Yung pakiramdam na magulang. Nakita mo na ganun. Yun yung anak mo. Para ako talagang pinatay. Yun po yung lagi pumapasok sa utak ko. Kaya yung para matakasan ko lang yung sakit na nararamdaman ko. Umiinom po talaga ako. Hindi ko po yung pinagkakaila. Sabihin, ma'am, walang divider or anything na nagaharang sa inyong kama. Yan lang, ganyan lang. Ang ginagawa ko na lang para po makalimutan ko yung nangyayari sa kanila, inaabala ko po yung sarili ko dun sa anak kong maliit. Nasabi po ni Sir Rafi na he is willing to help po kayong mag-iina sa lahat ng gastusin, sa lahat ng bang kailangan nyo. So ano po ba ang pwede naming maitulong pa sa inyo sa ngayon? Yun na lang po, para po matutukan ko rin naman po siya, yun na lang pong ihaw-ihaw. Gagawin po natin yan na mabigyan kayo ng munting pangkabuhayan na ihaw-ihaw. At syempre, lilinawin lang po natin, hindi sa tinotolerate natin itong ginawa mo, Marie. Ginagawa namin to, tumutulong kami para sa nanay mo at para dyan sa baby mo. So sana ma-appreciate mo yung ginagawa namin, ginagawa ng mama mo para sa iyo at para dyan kay baby, okay? So bukod po doon sa pagbibigay natin ng pangkabuhayan sa inyo, ipapa-OB din natin itong si Marie. At aalamin natin kung kamusta ba ang kanyang baby sa loob ng tiyan. And bibilhan rin natin siya ng mga kailangan niya, lalo na ngayon na medyo malapit-lapit na rin siyang manganak. Opo, opo. Maraming salamat po. Wala po akong ibang masasabi. Kulang yung salitang salamat. So magandang araw po, Adok Kampwed. Kanya pong inilapit yung kanyang dalawang anak po na kumbaga nagkaroon po ng sexual intercourse and then nagbunga po ito. Ngayon po, nagdadalang tao po itong kanyang panganin na anak na si Alias Marie. She's been 6 months pregnant po and nasabi po sa amin ni Ma'am Mary na kumbaga wala pong check-up na nangyayari dito sa kanyang anak. So ano po ba ang ating gagawin po para po malaman po natin yung condition po nung dinadalang baby ni Alias Marie? So magkapatid sila sa ina o sa ama o buong? Buong sila. Buo sila magkapatid. Okay. Kapag ang nag-contact ang magkapatid sa medisina, kadalasan yan, kapag nagbunga ito, maari na magkaroon ng diferensya ang bata. Maari. Kasi kaya ko natanong kanina kung magkapatid sila sa ama, sa ina, yung pala talagang magkapatid sila. So, malaki kasi ang chance na magkaroon ng diferensya ito. So, ang gagawin natin para ma-check natin ng mahusay, magpapa-ultrasound tayo, kukuha tayo ng dugo, magte-testing tayo ng dugo. And at the same time, gagawin natin yung tinatawag natin congenital anomaly scan. No? Makikita dito kung mayroon siyang problema. So yun ang kailangan natin gawin. Kapag mayroon na tayong mga results nito, i-refer ko po siya sa isang obstetrician para ma-check po siya ng husto at malagaan na rin. Dok, ano na lang po yung maibibigay nyo na advice dito kay Marie? Kasi po, March pa po niya, dinadala yung bata. And nasabi po sa akin ng kanyang nanay na hindi raw po siya kumakain ng maayos. And lagi pong nagpapagutom itong bata.
kailangan mong kumain unang-una dahil ikaw may magdadalang tao ka. Kung hindi ka kakain, hindi rin kakain yung anak mo. So, mas malaki ang magiging chance na magkaroon ng depekto ito. So, kumain ka mabuti, reresetahan kita ng gatas, bibigyan din kita ng vitamins mo, and then maglaboratory tayo para malaman natin kung anong next step. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalaban ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabay. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa iyo ang aking pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. At tumating man sa puntong makagawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin Manila o Kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos, dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino. Tao po. Hello po. Ah, ngayon po, nandito po kami para po ibigay na po namin sa inyo yung atulong po ni Idol Rafi, lalong-lalo na po dito sa dinadalang baby ni Marie. So, sabay-saboy na po yun, lahat ng pangkabuhayan nyo na ihaw-ihaw, yung mga pangangailangan ni Marie, at yung iba pa pong basic needs nitong bata. Excited ka na makita yung surprise sa inyo ni Idol Rafi ng mga pangkabuhayan at groceries para sa'yo. Opo. Okay, so tara na po, ma'am. Okay. 1, 2, 3. Yay! Maraming salamat po. Talaga sobrang po pasalamat po. Maraming salamat po kay Sir Idol po talaga na natulungan po kami. Pangako po na ito na po yung pag-uumpisa ng bagong buhay na mag-iina po. So, hanguin na po natin to, tapos dali na natin doon sa loob para ma-prepare nyo na yung inyong pangkabuhay na ihaw-ihaw. Apo. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan.
Sana po itong munting handog ni Idol Rafi sa inyo na munting pakabuhay na ihawan at mga groceries at mga basic needs para dito kay Marie ay makatulong po. Okay. Lalong-lalo na po sa inyong mag-ina. Okay. Masayang-masaya po ako. Wala po akong mapaglagyan ng kasayahan ko na kahit po paano, yung paglapit po, hindi po ako nagsisisi na lumapit ako sa kanya, humingi ako ng tulong kasi hindi ko na po alam yung gagawin ko. Hindi ko po sasayangin yung opportunity ko na palalaguin ko po yan. Papangako ko lang po kay Sir Idol Rafi na kayo po naging sandigan po namin para po malampasan ito ngayon. Hindi naman po namin nalampasan po ngayon, pero sa unti-unti pong panahon, dadaan po na taon, unti-unti po namin malalampasan. At nagpapasalamat din po ako na meron po akong kayo na tumutulong po sa amin. At yun nga po yung sabi ni Dr. Camille na huwag ko po isipin yung sasabihin ng ibang tao na negative. Kasi po, buhay po namin to eh. Kaya po namin maiayos. On behalf of Sir Rafi po, kami po ay natutuwa kasi unang-una, nabuo po yung family nyo kahit kayong dalawa lang and mas pinili nyong mag-move on at mag-move forward sa kabila na nangyari sa buhay nyo. And happy po si Sir Rafi doon na natulungan namin kayo. Sir Idol, sobrang maraming salamat po. At po, pangako po sa inyo, hindi po namin sasayangan yung opportunity na ibinigay nyo po sa amin para po kahit papaano makapagsimula po kami sa pagbangon po. At pangako po, pag nakabangon po ako, personal po akong lalapit sa inyo at yun po, magpapasalamat po ako ng taos puso po. Sir Rafi, nagpapasalamat po ako sa lahat na itinulong niyo sa akin at sa magiging apo ko at sa anak ko. Simula po dun sa pagpapacheck up, sa pagpapasychology ng anak ko, sa lahat-lahat po na ano, maraming salamat po. Alam ko po sa sarili ko na kulang yung pasasalamat, pero yun lang po yung kaya kong maibigay. Yun lang po, maraming salamat at dito po sa lahat na binigay niyo po sa amin. Yung pangkabuhayan po na yan, pipilitin ko po at sisikapin ko po na mapaulad ko pa po para po sa kanila. Maraming salamat to Sir Rafi. Mabuhay po, mabuhay kayo. Po kayo. Maraming po salamat. Balik salamat sa iyo, Idol Rafi Tulpo. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa iyo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rafi Tulpo. Nang dahil sa iyo, maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan, masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun sa ludo sa iyo ang aking pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan, wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Siyempre mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po sa YouTube channel ni Idol Rafi, Rafi Tulfo in Action YouTube channel. And meron na po itong 15.1 million subscribers. Okay. Wow. 15.1, kahapon 15 lang. In one day, nakagenerate tayo ng 100,000. To God be the glory and thank you po sa lahat ng mga subscribers. Salamat po at pinalakas niyo po ating samahan. And maihabol ko lang mga kapatid, kapag nag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Idol Rafi, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid and please select all para lagi po kayong nakakatanggap ng mga notifications galing po sa YouTube channel ni Idol Rafi.